Ano-ano nga ba ang mga katangian? At gaano nga ba kalakas ang pag-aaring Touchang Class Corvette ng bansang inaangkin ng China? Kaya rin bang sumabay ng Taiwan warship na ito sa mas maraming barkong pandigma ng mga Tsekwa? Tara mga kataps, pag-usapan natin yan sa video na ito. Paulit-ulit na pambubulabog, yan ang ginagawa ngayon ng China sa himpapawid na nasasakupan ng bansang Taiwan. Subalit sabihin na ngang mas nakararami man ang mga pandigmang aircraft ng mas malaking bansa, ay hindi naman nagpahuli dito kahit papaano ang Taiwan na matatandaan kailan nga lang ay nag-deploy na ng mas malulupit at mas upgraded na mga F-16 Viper. 64 unit ng naturang in-upgrade na fighter jet ang bilang ng unang set ng nasabi pa ring aircraft. Subalit, sa darating ang year 2023, ay inaasahang mabubuo na o makokompleto na nga ang pagre-retrofit sa lahat na bilang o ang 141 units na mga F-16 ng bansa pa ring Taiwan. Sa atin ngang nabanggit mga kataps, ay ito ang sagot ng maliit na bansa upang kahit papaano'y ipanlalaban nila sa China pagdating sa puwersa sa himpapawid. At syempre, pagdating sa puwersang pangkaragatan, ay hindi pa rin naman papahuli kahit papaano ang Taiwan, kahit pa nga sabihin pa rin nating mas lamang sa dami ng warship ang mas malaking bansa ng China. Bukod nga kasi sa apat na destroyer na meron ngayon ang Taiwan, ay meron din itong 22 units na mga frigates, 31 piraso na mga missile boat, apat na submarino, at syempre ilan pang bilang na mga minesweeper, mga patrol ships, mga auxiliaries, amphibious tank landing, at iba pa na bumibilang nga ng kabuoang 117 units ng mga pinagsamang uri ng kanilang mga vessels. At syempre, bagamat pagdating sa mga corvettes ay dalawa nga lang ang meron sa ngayon ang Taiwan Navy, subalit inaasahan namang mas madadagdagan pa ito ng siyam na piraso o hanggang sa kabuoang bilang na 11 units pagdating sa susunod na taon o kaya'y sa year 2023. Marahil ay alam naman natin mga kataps na mas maliit nga ang mga corvettes kung ikukumpara sa mga destroyer at frigates. Subalit, napakalaki ng silbi neto, lalo na nga't pagdating sa karagatan ay ito nga ang ginagamit ng mga Navy bilang kanilang pangharas o mga pang-surprise attack, o sa madaling sabi nga ay ito ang ginagamit nila sa tinatawag na hit and run tactics. At bagamat sa ngayon, kahit nga dadalawa pa lang ang unit ng nasabing mga corvettes na pag-aari ng bansang Taiwan, ay hindi naman matatawaran ang pagiging advance ng pagkakadali nito. At syempre, ganun din nga ang lakas ng mga armas o missile na nakakarga sa nasabing mas maliit na vessel. Talaga naman kasing pinag-usay ng Taiwan ang pagkakagawa sa dalawa nga nilang Touchang Class Stealthy Multi-Mission Corvettes na may pangalan namang Touchang at Tachang. Ang naturang dalawang missile-guided corvettes ay may malinis na pagkakadisenyo sa taas nitong bahagi upang makatulong iyon sa pag-reduce ng radar signature. Habang pre-cooled naman ang exhaust engine nito para naman mabawasan ang infrared signature. Ang pagbabawas kasing nasabi sa radar at infrared signature ay upang mas maging epektibo ang pagiging stealth ng nasabing corvettes na makakabawas din nga sa tsansa upang hindi ito mas madaling madetect ng sistema ng kalaban nilang panig.
Pagdating sa weapons o armas, ay meron ngang naka-equip sa mga Tochang class corvettes ng 76mm na Otomelara naval gun. Gayon din ang Palangs close-in weapon system nito, kasama pa ang anti-aircraft missile na Sea Sword 2. Bukod pa roon ay armado din ito ng dalawang 12.7mm na Browning M2HB machine gun at dalawang ading Mark 32 surface vessel torpedo tubes. Pero ang pinakapangunahin ngang sandata o panira ng mga Tochang class corvettes ay ito ngang 8 piraso ng anti-ship Xiongpeng 2 o HF2 na mga subsonic medium range missile. Siyempre hindi lang iyon, dahil meron pa nga itong 8 piraso ng mga supersonic namang mga Xiongpeng 3 missile. Ang naunang nabanggit nating Xiongpeng 2 missile ay may range hanggang 120 km o 75 miles, habang ang warheads namang daladala nito na isang semi-armor piercing ay may bigat ngang 495 pounds. Samantalang, ang supersonic na Xiongpeng 3 naman ay may range na 150 km o katumbas ng 95 miles. Habang 120 kilograms naman ang itinitimbang ng dala netong high explosive warhead. Parehong gumagamit ng INS o Inertial Navigation System ang nasabing dalawang variant ng Xiongpeng missile. Subalit, ang kakaiba sa Xiongpeng 3 ay dahil sa meron nga itong tinatawag na smart fuse na may kakayanan ngang e-direkta ang lahat ng explosive energy sakaling madetect ng missile na ito na siya nga ay nasa loob na ng katawan ng tina-target nilang barko. Dahil nga roon ay mas magdudulot iyon ng lubha o mas malaking pinsala sa tatamaang warship na pag-aari naman ng kalaban pa rin nilang panig. Sa totoo lang ay hindi pa sapat o malayo pa sa bilang ng dami ng barkong pandigma ng komunistang China ang kung ano ang meron ngayon ang nasyonalistang Taiwan. Pero magkaganon man, sa husay at galing gumawa ng Taiwan ng sarili nilang pandepensang pandagat, tulad na lang halimbawa ng bubuuhin nilang submarino at eto ngang malalakas na Tochang class corvettes, ay masasabi nga nating maliit pero may kakayanan ang Taipei na gumawa ng mga ipanlalaban nilang depensa kontra sa China. Pero ang pinakamahalaga dito mga kataps ay makikita ngang walang malaking kalaban sa maliit na Taiwan kung ang kalayaan at teritoryo na nila ang siyang pinag-uusapan.